Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griyego kay Felipe at nakiusap, "Ibig naming makita si Jesus." Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kalwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kalwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, matyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain,
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likayin, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likayin, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito,
upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, mapagpalang umaga. Pakisabi din sa kanila, maghanda ka na. Ayan, saan po tayo maghahanda? Maghahanda po tayo. Ito pong panahon ng Kwaresma, alam po natin, ay mga panahon ng paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At ito pong buhay natin, maging maliwanag din po sa ating lahat. Ang buhay natin ay isa ring mahabang paghahanda. Para saan? Para sa buhay na inihanda ng ating Panginoon sa kalangitan. Kaso lamang po, ano pong pumipigil sa ating paghahanda? Sinasabi po ng mundo kadalasan, maikli lang yung buhay, mag-enjoy tayo. Sasabihin ng mundo, maikli yung buhay, gawin mo na kung ano yung gusto mo. Gawin mo na yung sa tingin mo magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Pero malalaman din po natin, hindi lahat ng gusto natin, hindi lahat ng ginagawa natin sa tingin natin maligaya para sa atin, ay makakabuti para sa atin at sa mga taong nakakasalamuha natin. Hindi lahat ng gusto natin makakabuti para sa atin. Kaya hindi daw tama yung pananaw na ganoon, na maikli lang yung buhay, gawin nyo na lahat ng gusto ninyo. Yung maganda daw na pananaw, yung buhay dito, paghahanda lamang. Ano yung mas mahabang buhay? Yung buhay po na walang hanggan. Kaya't ang dapat nating gawin, paghandaan natin yung buhay na iyon. Paghandaan yung mas mahabang buhay na iyon. Dahil yung buhay po natin sa mundong ito, dadaan lamang, lilipas lamang, maikli lamang. Kaya't kung hindi natin paghahandaan yung mas mahabang buhay na mas maganda o kaya naman mas puno ng pagpapakasakit, ay hindi natin makakamit ayon sa kagustuhan ng Panginoon kung yung buhay natin sa mundong ito ay hindi natin aayusin at hindi tayo maghahanda para sa buhay na iyon. Dalawa lang naman po yung ating pagpipilian. Buhay sa kalangitan o buhay sa kailaliman. Ano po bang gusto natin? Ayun po. Tanungin po natin sarili natin. Tanungin po natin yung mga katabi natin, saan mo ba gustong mapunta? Ayun. Sa langit po ba? Kung sino pong gustong mapunta sa langit, sumagot ng amen. Amen. Ayan po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung akin pong lolo, nung nagkakasakit na po siya, ay dinala na po namin siya dito sa Manila. Nasa Mindoro po kasi ang probinsya namin. At kapag tinatanong namin yung lolo namin, kung ano yung gusto niya, lolo, ano po bang gusto ninyo? Ang palaging sinasabi niya, gusto ko nang umuwi.
Siyempre, ang kanyang pakahulugan, gusto niya nang umuwi sa Mindoro, sa kanyang tahanan, sa kanyang simple at pampayak na pamumuhay. Gusto niya nang manatili lamang doon. Bakit? Dahil siguro doon niya naranasan yung pagmamahal ng kanyang pamilya, doon niya nabuo yung kanyang tahanan, at doon din siya nakapaglingkod sa ating Panginoon. Ang lolo ko po ay lay minister. Kaya't paulit-ulit niyang gustong mabalikan yung kanyang tahanan. Gusto niyang makauwi sa kanyang tahanan. Kahit na para sa atin, mas maganda at exciting yung buhay dito sa lungsod. Ang gusto ng lolo ko ay makauwi na. Pero nung kahuli-hulihang, hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya, nandito siya sa Maynila. At sa kahuli-hulihang hiling niya, ay gusto niyang makauwi sa kanyang tahanan. Kaya nung siya'y namatay na, ang talagang pinaghandaan namin ay makauwi siya sa Mindoro. At sa mas malalim na pagtingin po, sa aking pagninilay, siguro hindi lamang yung pag-uwi sa probinsya namin yung gusto ng lolo ko. Siguro mas ninanais niya na rin na umuwi sa tunay niyang tahanan, ang kalangitan. At kanyang tunay na napaghandaan itong pag-uwing ito dahil sa kanyang paglilingkod sa kanyang pamilya at sa ating Panginoon. Kaya maluwag na maluwag sa kanyang mga pahayag na nais niya na lamang na makauwi. Wala na siyang gusto pang patunayan sa mundong ito. Wala na siyang gusto pang makita. Wala na siyang gusto pang magawa. Ang gusto niya na lamang makita ang ating Panginoon sa ating tahanan sa kalangitan. At ito nawa yung naisin ng bawat puso ng bawat isa sa atin. Naisin natin na makauwi sa ating tahanan. Naisin natin na makita yung ating Panginoon ngayon pa lamang sa ating buhay na ito, upang tunay nating mapaghandaan araw-araw yung magandang wakas na inihanda ng ating Panginoon para sa ating lahat. At paano natin mapaghahandaan ito? Magsisimula yung paghahanda po sa ating pagnanais. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, meron pong mga Griyego, hinahanap nila yung ating Panginoong Hesus Nazareno. Tinanong nila yung isang alagad, si Felipe, ibig po naming makita si Hesus. Nag-uumpisa po yung paghahanda sa pagnanais na makita yung ating Panginoon. At alam ko po na yung bawat isa sa atin, kaya patuloy tayong nagpupunta dito sa dambana ng ating Poong Hesus Nazareno. Patuloy tayong nanalalangin at humaharap sa Kanya dahil ninanais natin na makita siya. Siguro yung iba sa atin, kaya patuloy na lumalapit at kaya naman din dumadami yung ating mga deboto at mga nagdedebosyon ay dahil sa maraming naririnig na himala na pagsagot sa panalangin ng ating Panginoon. At ganoon din po yung karanasan ng mga tao nung panahon ng ating Panginoon. Marami na silang naririnig na ginagawa ng ating Poong Hesus Nazareno, kaya't nais nilang makita yung pinagmumulan ng mga biyaya at kababalaghang ito. At nawa tayo rin, yun din yung ating naisin matapos nating marinig yung maraming kwento ng pagbabagong buhay at pagbibigay ng pagpapala. Naisin natin na makita at makatagpo yung pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ng ating mga buhay. Ano lamang po yung danger kapag nakatingin tayo sa mga pagpapala? Ang danger po kung minsan ay nakabase na sa mga sagot yung ating paglapit sa ating Panginoon. Nakabase na kung sasagot ang Diyos sa aking mga kahilingan, ako ay lalapit at patuloy na mananatili sa Kanya. Yun po yung danger kapag ang tinitingnan lamang natin ay yung mga pagsagot ng Panginoon sa ating mga kahilingan. Pero balikan po natin, tingnan po natin, baka kaya hindi sinasagot ng ating Panginoon yung ating mga kahilingan, ay baka hindi naman talaga ito yung kinakailangan ng ating mga buhay.
Baka yung ating mga hinihiling hindi makakabuti sa atin at hindi makakabuti sa ating mga kapwa. Kaya hindi ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung ating pagnanais na makita siya, sana itulak tayo para palalimin yung ugnayan natin sa Kanya. Makilala natin siya. Dahil yung ating pagkilala sa Panginoon, mas tutulungan tayong maintindihan yung Kanyang pagsagot sa ating mga panalangin. Kung ito ba ay tutulungan tayo para sa ating kaligtasan o tayo ay ilalayo sa kaligtasan. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, mas malalaman natin kung para saan natin gagamitin yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Yung ating mga pagpapala, kapag ating ihaharap sa ating Panginoon, patuloy niyang sasabihin sa atin, yung mga biyayang natatanggap natin ay hindi lamang para sa atin. Ito rin ay para maibahagi natin sa iba, para rin sa kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga kapwa. Nawa yung pagnanais natin na makita si Jesus, itulak tayo para mas kilalanin ang Diyos natin. At yung Diyos natin, alam po natin, Diyos na nagsasakripisyo at nag-aalay ng Kanyang buhay para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. At yung pagkakakilala natin sa Panginoon, nawa itulak tayo na maging katulad niya, marunong magsakripisyo at mag-alay ng sarili para sa kaligtasan ng iba. Sabi po ni Cardinal Rosales, noong minsan na kami bumisita sa kanya, tinanong namin siya, ano yung sekreto para patuloy kang maging maligaya sa pagsunod sa Diyos? Na hanggang sa ngayong pagtanda ninyo po, ay masaya pa rin kayo at payapang sumusunod sa ating Panginoon. Ang sabi po sa amin ni Cardinal Rosales, magsisimula ito sa pagkilala. At sabi po niya, kapag nakilala natin ang Diyos, hindi maaaring hindi mo siya mahalin. Kapag nakilala daw natin ang ating poong Jesus Nazareno, imposibleng hindi natin siya mahalin. At ito po yung isang imbitasyon ko po sa ating panahon ng Kwaresma. Alam ko po, ang karamihan sa atin ay tunay na sasama sa mga tradisyon ng ating simbahan. Gagawa ng mga istasyon ng krus, pupunta sa iba't ibang simbahan para magdasal. Sa mga aktibidades pong gagawin natin, ang imbitasyon ko po ay buksan natin yung ating mga sarili. Huwag lang nating basahin yung mga dasal. Buksan natin yung ating mga kaisipan, yung ating mga puso, para patuloy na magpakilala yung Diyos sa ating mga gagawin. Lalo na sa mga istasyon ng krus, samahan natin yung ating Panginoon sa Kanyang pagpapakasakit. Tingnan natin yung Kanyang mga dinaran, yung Kanyang mga dinaanan upang tayo lamang ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. At sa ating pagsama sa ating Panginoon, mas makilala nawa natin yung ating Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. At nawa yung ating pagkilala sa ating Panginoon, itulak naman tayo para tunay at tapat nating mahalin yung ating Panginoon. Tunay at tapat natin siyang paglingkuran sa ating mga buhay. Tunay at tapat nating talikuran yung mga bagay na hindi nararapat sa pagmamahal sa Kanya. Talikuran natin yung ating mga kasalanan, yung ating nagagawang kamalian, yung mga nagagawa nating kasakitan sa ating kapwa, yung ating mga pagkukulang sa Diyos. Talikuran natin itong lahat. At tunay natin at tapat na ibigin at paglingkuran yung ating Panginoon. Ito nawa po yung gawin nating patuloy na paghahanda. Magsimula sa pagnanais na makita yung Panginoon, maitulak tayong makilala siya, at ang ikahuli, maitulak tayong ibigin siya at paglingkuran siya. At malalaman po natin na lahat-lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, sa ating narinig na una at ikalawang pagbasa, ang lahat-lahat na ginawa ng Diyos
ay ginawa niya para tayo ay iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Lahat-lahat po ibinigay ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin siya sa krus, buong buhay niya, ibinigay niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging mga tapat nawa tayong mga anak niya, maging tapat na mga alagad niya. At kapag tayo po ay mga tapat na alagad niya, katulad po ni Felipe sa ating ebanghelyo, yung ibang mga tao na nagnanais na makita yung ating Panginoon, maging katulad nawa tayo ni Felipe, alam natin kung saan dadalhin yung mga taong naghahanap sa ating Panginoon. Ibig nilang makita yung Panginoon, nilapitan yung alagad. Yung alagad itinuro kung nasaan yung ating poong Jesus Nazareno. Ito po yung hamon at misyon po nating mga alagad ng Diyos. Tayo pong mga anak ng Diyos, nawa tayo, yung ating buhay ay tunay na makapagturo kung nasaan yung ating Panginoon. Maituro natin kung nasaan yung pag-asang hinahanap ng mga taong nalalayo sa tamang landas. Maituro natin yung nagbibigay ng lakas din sa ating mga buhay. Maituro natin yung Panginoon na nagtuturo at nagbibigay ng gabay sa atin para tayo ay patuloy na makapaglakbay sa tamang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pagnanais na makita si Jesus at nawa yung ating mga buhay tunay na maipakita at maituro ang ating Diyos na lubos na nagmamahal sa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalaala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami puputi, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Thank you.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin, at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom, at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30-5 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:30-5 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 hanggang 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 hanggang 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na pagpatuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pong tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan na dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa tunay nating mapaghandaan ang buhay na walang hanggan at magsisimula ito kung iibigin nating makita si Jesus, kung iibigin nating makilala si Jesus, at kung iibigin nating mahalin at mapaglingkuran si Jesus. At nawa, kapag tayo ay nagpapakita na ng ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos, nawa matulungan natin ang iba na makita si Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.